Kantahang pang EDSA, sayawang pang EDSA, EDSA! Tunugang pang EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap, natatrap! Diego! Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol, bunalikol, 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 bunalikol! Natin sa buong kapuluan. Ganap ng 31 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. At siyempre, kasama niyo pa rin po inyo po abang lingkod Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, kasama din po natin ang napakaangas sa lahat, napakatalino sa lahat. Tatatatangyo! Enden at enden, pero Diyose pa rin kag nagarago mo. At siyempre, kasama din po ang makulit at napaka-cute na po ni Tanghenyo. Walang iba kundi si... Ay, umayos ka, Duday. Medyo napahanga mo ako sa iyo ngayon, Duday, ha? Paano uli yun? Ikaw ang batang mahilig sa ano? Ako po, Uncle Diego, ang batang mahilig sa donut! Natututo ka na ngayon, ha? Ganda, donut! Eto, huwag na natin matagalin to. Pag-usapan na natin to. Prank gone wrong. Oh no. Eto yung hinggil sa kumalat noong nakarang araw na Taragis na nagkaroon ng pa-challenge during the April Fool's Day na kung saan ang pagpapatato sa noo ng kanilang logo makakatanggap daw ng 100,000 pesos. Pero prank lang po ito. At ang masakla po dyan, merong kumasa sa challenge, may nagpatato nga! Oh no! Maluoy ka! Mabihira naman oh. Pero mga kabisyo, itinungo nga po ng may-ari ng Taragis na takoyaki ang natahanan ng taong kumasa ng joke only tattoo challenge. At sa may kinalaman sa April Fool's Day, at kasabay din po nito, ibinigay din po yung 100,000 pesos na dapat ay joke lang. Tang, logican na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, boards, basic sa mga tao na tuwing April Fool's Day ay gagawa ng mga prank. Pero alam nyo ba na ang history po ng April Fool's Day ay merong kaakibat na pagan history? Pag sinabi po nating pagan, ito po yung may ibang Diyos na sinasamba paliban sa tunay po nating Panginoon. Diba? Mga kabisyo, alam nyo naman na the roots of April Fool's Day can be traced back to the Roman festival na tinatawag na Hilaria. Ito pong festival na po ito was dedicated to the goddess Cybele. Ayan, na kung saan nag-involve sa mga parades, nagkakaroon sila ng masquerades and general merrymaking. And it was also a time for the practical jokes and pranks. And participate would play tricks on each other in the spirit of good-natured fun. Kaya siguro nangyari ito sa Taragis as a consequence, mga kabisyo,
dahil ayaw na ayaw ni Lord ng Panginoon na may ibang sinasamba o ino-honor na Diyos-Diyosan. Isa po, nakasulat po yan sa Ten Commandments, di ba? You shall not have no other gods before me. Kaya yung prank sana naging totoo as a consequence o nagpaluwal tuloy ng 100K na pahiya na. Diba? Tanga! Ano ba dapat ang gawin sana tang instead na pera? Ay, kung ako siguro dapat pag nagpa-challenge ka, hindi dapat pera. Pag nagpatato sa noo, mananalo ng isang sakong takoyake. Aragoy! Aragoy! 36 minutes after 6 o'clock. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!